Hello guys. So ngayon ay papakita ko naman sa inyo kung ano yung aking ginagamit na pang-disinfect ng mga laruan ng aking anak. Ayan. Siyempre, papagutin ko muna itong mga laruan na ito nakakalat. Tulog na siya. Pero yung mga kalat niya, hindi dito pa. Tinutuwa ko rin siya magdikpit pero hindi pa siya masyadong sumusunod sa akin. So, yan. Ginagamit ko. Actually, pwede niya po siya ilagay sa ganito, sa spray bottle. Tapos, pwede niya i-spray sa bawat isang laruan. Tapos, punasan niyo siya. Pwede pong ganun. Pero, since iba-ibang laruan ito, pag maliliit, dinidiretso ko siya dito. Nalagay ko po siya sa pail. Nalagay ko siya sa bucket. Sa timba. Diyan ko siya ilalagay lahat yung mga maliliit katulad dito mga ganito. Ayan, mga ganito pwede nyo na siya ilagay nyo lang siya sa bucket na mayroong suka. Isa-isahin niyo po kung nasa niyo mga laruan. So, yun guys. Kaya nito guys. Thank you.
lihat tuh. Old na baby. Try po natin. Disinfect po natin yung mga laruan niya. May nakahawakan niya. Kaya nito. Kaya nito. Mga limang laruan lang. Basahan na ito. Idip na ulit siya dun sa suka. May tubig ni suka. Sabi effective kasi hindi na masakit yung baby ko sa mga laruan niya, kahit kinakain niya, kahit nilalagay sa bibig niya. Nung siya ay 6 months to 12 months. Tapos, hindi ko siya ulit sa water. Pwede na pala ang ganyan. Yung paninis ko po yung mga salamin paninis ko yung salamin sorry pa sa voice ko ha lagi kasi ako nangungulong lang sa video ko ayan paninis ko yung salamin or paninis ko dito vinegar din po ang gamit ko may mga chemicals kami pero pang bathroom tsaka hindi pwede kasi yun sa baby. So, be careful po. Kahit ako naman sa mga allergy ko sa mga chemicals eh. Ano yung Clorox. Ay, nakatapang. Ganun lang siya guys. See? Yan, kahit hawakan niya na ulit. Diba? Safe. Sa mga mommy na may maliliit na baby katulad ko, toddler 2 years old sobrang likot at sobrang
gitu. Disinfect at maalis ng germs sa mga laruan ng anak nyo. Hindi kayo, dahil ang suka naman ginagamit rin ng panluto. So, nandiyan lang. Hindi na kayo pipili, diba? Ayan. At safe pa ito sa inyong environment kasi suka siya. Ang vinegar po, marami yung benefits yan. Sa ating katawan. Ayan. Suka na siya. Malamig ko po yan talaga ako kasi pag umaga ko doon. Para mag-disinfect ng mga laruan ng aking baby. Ayan, so guys, sana po magustuhan nyo at sana po ay vinegar, tubig lang, water and vinegar is the best. Kailangan nyo lang ay basahan na pang yung bed. Yan, pwede nyo siya palitan every, like kung marami laruan, palitan nyo po siya. Siyempre, palitan nyo siya kasi kung madumi na yung water, titilak mo kasi dust, ganyan. Ito po, kailangan nyo malinis na, magbasahan, pang wipe. So yan guys, sana nakatulong sa inyo yung aking tips na ito. Simple lang, pero epektibo. Suka at tubig para sa pang disinfect ng mga laruan ng inyong mga anak. So guys, thank you. Please, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at comment, mag-like at i-share ang video nito sa mga friends mo. Okay, so salamat. Comment lang kayo para kung gusto niyo na shoutout, comment lang po kayo dyan. Thank you guys. It's my time naman para maglinis. Marami pa akong linis. Thank you po. Salamat sa lahat ng suporta niyo. God bless.